Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Sa mga balitang pinagpiestahan, natural, may gusto kang sabihin. Sa mga maiinit na usapin, syempre, may nais kang iparating. Magkakaibang saloobin, masinsinang tatalakayin, hugot ng bawat panig, walang hihimayin. Kasama ang pinakamasayang tambalan tuwing hapunan, Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Sugestyon, reaksyon, at opinyon. SRO. Makijoin sa kanilang puntahan. I-text, itawag, ipahayag ang inyong sugestyon, reaksyon, at opinyon. SRO. SRO. Yun na. Kalma lang po. Grabe din. Pinag-usapan po namin ni Dory. Grabe yung ba? 12 anos, grade 6 yung bata. Eh. Yung namatay dahil may dala siyang baril partner sa school. Elementary school to sa Bulacan. Akala ko nabuhay eh. Pala namatay na tuluyan din ano. Ilang taon? Napakalungkot. 12? 12. Oh. Yung baril sa tatay. Kasi tatay niya pulis sa krami. Ayaw ko ano nangyari. Baka hindi na itago na maigi. Siguro yung bata na ano na o natuklasan. Ah, dyan mo pala tinatago taya. Ipinaglaruan siguro ng bata. Dinala sa school. At nakapagtataka naman, hindi ba may gwardiya ba lahat ng public school partner? Ang alam ko may gwardiya, di ba? Meron. Hindi ba nagkap-kap yung gwardiya doon? Diba? Tsaka at least isa sa may main entrance. Naalala mo, partner, meron ding naging kaso yan noon. Mayroon siyang binaril na kaklase niya sa loob ng classroom. Binaril niya, oo. Naalala ko yan eh. Kailan yun? Last... 2 years ago, five years ago, yung mga ganyan. Tapos yung isa naman, yung last week, yung 15 anyos ba yun, yung sinaksak naman yung ano, yung classmate niya dahil nagnakaw ng pera. Correct. Sinaksak. At meron din yung sa private school naman, nagbugbugan doon sa may CR, sabi sa... Ay, sa Makati! Oo, sa Makati. Ay, di ba sa anong school yun? Yun? Exclusive school. Private. Exclusive school yun. Kaya, Diyos ko po. Nandiyan pala kayo. Sorry naman. Andiyan na pala kayo. Grabe. Ay, nagmamarites. Ang mga Marites, ha? Mag-ipon-ipon ay mga Marites. Yung mga Marites na naka-schedule ng 8 to 10. O tayo yun. Batch natin yun. Kasi yung mga pakumagang Marites... Busy na. Nagtiteleserye na ngayon yun. O tayo naman, ati naman to, tayo naman mag-Marites. Ngayon, isang maganda at mapagpalaing gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin na nakamonitor sa TFC, sa Amerika at sa panig man ng mundo. O makimarites na rin kayo sa amin. Si Alvin L. Chico po ito, kasama po natin ang numero uno, our principal, our super Marites to the max, ang ating dean, dekano. Nuknukan. Nag-iisa mo siya ng masa. Doris Bigornia, headmistress ng mga Marites. Hi, partner. Walang katotohanan. Isa man sa sinabi mo, partner. Tahimik lang ako. Mark Villar, ikaw ba yan? Villar ang peg ko. Tahimik lang. Hindi ko alam po ano mga panyanyari. Kita mo nga yung bata na yun. Hindi ko alam. Yung isa nakita ko, yung ano nga yun sa may saksakan yung mga bata. Ewan ko, hindi ko alam. Sa ano yun? Noong last week naman yun. I think namatay din yun eh. Namatay din? I-forward mo nga sa kanya, Fred, yung script. Nakita ko yun sa patrol kanina eh. Although... Pabata ang mga... huwag naman po tayong madagaya sa Amerika. Di ba, yung pinakahuling nilang insidente, 6 na taong gulang na bata, ganun din. Nakita rin niya yung baril ng kanyang magulang. Dinala sa eskwela, binaril yung kanyang teacher. Buti buhay yung teacher. Ngayon, yung teacher ay nakatakdang idemanda yung school district niya. Dahil 6 years old? Six, partner! Wow! 6 years old! Grabe, ano? Hindi, pero these are actually, this can be preventable. No? Pwedeng i-prevent kung ang pagpasok pa lang
eh may higpit na po tayo. Eh kasi may gwardiya nga po tayo diyan, di ba? Correct, correct, correct. Eh, ang problema, partner, ganun. Sa main entrance mo, mayroon kang gwardiya, pero mayroon ka ibang mga lagusan. Mayroon ka ibang gate na pwede pasok pa ng mga bata. Kagaya yung sinasabi ko sa iyo, 5 or 6 years ago, na binaril niya yung kaklase niya, doon siya sa likod dumaan. Kaya hindi nakita ng gwardiya na meron siyang dala na baril. Hindi, pero sure ba tayo na lahat ng public schools may gwardiya? Baka walang budget, di kaya? Baka hindi lahat mayroon, ano? Oo. Eh baka naman pwede si principal na lang magbanta. Total, maaga pa naman. Wala pa naman siyang paperwork, eh. Pwede bang principal na mismo ang magbantay doon sa gate? O kaya, mga teacher, alam mo, minsan yung mga teacher, si principal hindi pa masyado dahil minsan, syempre, bidabidahan si principal, di ba? Tuloy siya dumarating. Pero yung mga teacher, ano yan, madaling araw pa lang andyan na sa eskwelahan. Ganun sila ka, ano, dedicated. Oo, nag-aayos na kaagad. Oo. Pero sabi ko nga, kaya pinapakuha ko yung Department of Education, kailang busy eh. Oo, may lakad ata si Attorney Poa eh. Alam mo naman, pinagbibigyan naman tayo ni Attorney Poa pag may time siya. Pero this time medyo busy, partner, may O eh, bakit hindi ang Secretary of Education? Baka naman dinidiktahan. Baka naman hindi siya masyadong busy. Baka naman, baka lang, hindi ba? Eh, partner, Vice President 'yan, syempre busy 'yan. Dual role 'yan. Kumbaga, ano, acting in a dual role. 'Yan ang peg niya, 'di ba? Eh, hindi ko nga napapagkita-kita eh. Simula nung nagbiyahe ng biyahe ang Pangulo, asan siya? Siya ang OIC. Si Madam Vice President yung OIC. Sige na nga, ibuga mo na nga yung punto mo, partner, na saan nung makapumpisa tayo. Dahil mauwi po tayo sa teacher. Oh, di teacher yung kakausapin natin, yung Teachers Dignity Coalition. At pinakuha ko rin yung parents eh. May asosasyon ng mga parents yan eh. Sige, partner, ibuga mo ang tanong natin. Sige, ito po ang ating punto, isang minuto question for tonight. Ayun na, nahimatay na naman yung ilaw ko. Safe ba sa karahasan ang ating mga public schools? A, hindi. Nakakapasok ang deadly weapon. B, yes, may guard naman. C, ibang klase estudyante ngayon. At letter D, asan ang intel at confi-fund ng DepEd? Ay, oo nga, partner, ha? Remember, naibalik yun, ha? Di ba natanggal yun pansamantala, pero nabalik yun sa bahay kami. Oo, binalik yan. Oo. So, eh, nasaan yan? Eh, dapat kasali yan. Dapat may naninigdik doon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bakit hindi ang Secretary of Education ang ating makapanayam? Di ba? Sabihin ko yun sa amin. Busy? Okay. Sabihin niyo po sa amin kung ano ang inyong punto. 0919-278-3000. Yan. I-Viber message niyo po. Kamo, sabi niyo, gusto namin sumali mamaya. Wala pong maling opinion kasi opinion niyo po yun. No? But sana mag-make sense na sa ganun ay maayos po sharing natin. Ha? Walang mali, pero sana may ano, yung alam mo yun, yung makakakontribute. Gaya nila ano? Oh, gaya nila Michael ng Laguna. Si Bon ng Montalbon, sino yung laging yung puro punong-puno ng sarcasm kung mag-tweet sa atin, Arman. Hindi, si Arman, may isa pa. Si Nomer. Si Name Cannot Be Blank. O, yun, kumuka ng ano. Mga yan, oo. Kumuka ng reklamador. Si Jonas, yan. Oo, mga reklamador yan eh. Kung maka-tweet sa atin, grabe. Maka-demand, wagas. Demanding yung mga yan. Pero gusto natin yung mga ganyan mga punto kasi nagme-make sense naman, partner. Oo, tama. Si Cecil Dylan, partner, ngayon lang ulit nabalik. Kung tagal ko nang nagtipit sa atin, kung tagal nawala eh. Sabi niya, nami-miss ko yung boses ninyong dalawa. Ayan, nakita. Unang-una siya na nag-tweet 4 hours ago pa. Thank you, ha. Cecil, sali ka mamaya kung type mo. Kahit audio naman, kayo ni Alma ng Laguna, okay lang yan. Basta sali kayo, may ambag kayo sa ating punto, ha. Rosvida Coral D, nasaan ang Intel and Confi Fund? O, pasample ka, partner. Si H. Defiant, kung sa probinsya, wala pong gwardiya. Minsan nga, wala pang bakod eh. Oo nga, sa bagay. Meron ako mga probinsya na napuntahan. Open, hindi ba? Hindi mo makikita na may bakod. Pero yung nga sa probinsya, marami yan. Diyos ko po, si Zelo Fehad A. Nakakapasok. Ingat lagi po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Thank you, Zelo Fehad, partner.
si Louis Basco naaalala daw niya nung high school, nakapasok na may dalang brass knuckle sa loob ng bag. Oo, yung nilalagay di pa na ganun yun ano, yung pinasusuntok sa ano, kalabaw. Isuntok yun sa mukha mo. Ay, basag ang panga mo, partner. Mahirap yun. Si Christian Roble, naibigay po ba ang budget ng DepEd? Oo naman, pati yung funds, yes. Oo, bigla kasing tumahimik at hindi nga nararamdaman ang secretary nila. Si Christian Roble po yan, partner. Si Christian Roble po yun. Ang address po niya ay ito. Tinuro. Tinuro. Hindi po. Si Victor Pascual E, ang sagot niya, never save. Wag po. Wala po tayong ganyanan doon sa secretary nila. Oh, by the way, bukas pala Friday, ibalik natin yung blind item. Kada Friday, hanap kami ni Bigor niya ng blind item. Once a week na lang kasi mahirap naman ko every other day. Uubusan kami. Umpisa natin bukas. Bukas Friday, di ba? Kada Friday. Para ano din, para kabang-abang. Blind item, ha? Kabang-abang, para kabang-abang, yeah. Yan. Sige. Siname ka na, B blank, B at D. Dapat may guard at yung confiat intel funds ni DepEd. Dapat ilipat din sa security anes. At pwede ba? Dapat may letter E, magpaturo ng martial arts. Oh, kay secretary. Yung mga guro, marunong din silang mang jomba kels. Self-defense ba? O sa'yo, name ka na, B blank. Jomba kels. Gusto ko yun na jomba kels. Si Roberto Ignacio naman, sabi niya magandang gabi po. Happy midweek. Sana dadalaw si Arboni Gabriel sa Pilipinas. Gabriel sa Pilipinas para makita ko siya sa personal. Hindi ka naman demanding, okay. Roberto Ignacio, ha? Ayan na. May sample na tayo, ha? Makunti lang utang natin, ha? Mga utang natin sa ating pagbabalik. Magkukumersa lamang po kami, mga 7 minutes po ito, sa ating pagbabalik, yung teachers group. Kasi BC and DepEd. Baka bukas pa yan magpapaliwanag sa ibang shows. Pero hindi naman pwedeng i-delay natin para lang sa kanila. Nagpinag-uusapan na nga yan. Oh, by the way, partner, pag ikaw ay nagsisimba at kinakanta ang Ama Namin, paano bang position mo? Ano bang ginagawa mo? Kasi ako, every Sunday, nag-online mass ako, naganun ako eh. Ano ba daw? Kasi sabi dun sa item, ako din ganyan. Mali daw yun. O, kita mo na. Bihira na nga ako magsimba eh, papalitan nyo pa. Ha? Para ano bang dapat? Nakaganun ba dapat? Sa atin ganyan. At saka ako kaya kung hindi ganire, ang inabot ko pa yan sa eskwela, pinapaghahawak kamay tayo. Ay, pahawak kamay. Oo. May COVID kasi, kaya wala yun eh. Oo. Pero apparently, mukhang... Ano masama sa ganyan? Hindi pwede? Yung pinoreward ko sa'yo, partner, basahin mo. Nakita ko yun sa sa Philippine Star eh. Nabasa ko na parang pinag-usapan doon na hindi naman daw palang nakalagay doon sa ati. Kasi tayo, mga Katoliko tayo, di ba? Meron tayo sinusunod, di ba? May libro doon, may instruction doon. Paano nga ba? Dapat daw ata naghahawak yung, pag umanon yung kamay? Daw palad. Oo, parang ganun. Dapat nakaganun daw. Kasi sa pari daw yung ganun. Ay, tagal na natin. Tumanda na ako. Ganun ang naalala ko eh. Di ba? Kaya nga. So, siguro naman, siguro muestra. Baka, ang importante dun, yung connect mo kay Lord. No? Oo nga. Basta meron ka magandang... Kasi kahit gumanun ka pa siguro, kung nuknukan ka naman ng sama, wala din, hindi makikinig si Lord sa iyo o kung ano man yung sign mo, nakaganong ka, di ba, baliwala yun. Para kang Japan-Japan lang, ano? Pero baliwala yun. Kung iba naman ang inaakto mo. Intim. Tama. Kung hindi naman sincero ang iyong pagdarasal, wala rin. Di ba? Kaya, huwag ko tayo maging impokrito. Kahit na ano pa ang posisyon na gawin mo, basta ang sinseridad mo ando doon at paniniwala mo ando doon. Hindi mo ba? Mahal ko, Pablo. Sasali na naman. Diba, mamaya kakusapin natin yung isa sa paborito natin, pari, si Father Lucas. Nalalaman po si Father Lucas. Siya na natanong, ayan, pari na po yan. Dapat alam na niya kung ano ba talagang tama. Totoo. Doon tayo sige, makinig. Sige. Ha? Nalilang po. Okay. Wait lang po, Merson. Right. Na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Abinel Chico at Doris Bar. Marites na marites. At eto na nga po. Ismisan. Kayo talaga. Nasaan si Benjo? Nandiyan pa kanina. Malakas pa.
Nilipat daw. Nilipat lang sa connection. Ako. Malakas pa. Sabi ni Bing Salvador D. Acua at si Rans Fairthos, letter D. Ang nature gumagawa ng paraan para ma-expose saan dapat magpupunta ang pondo ng bayan. Dapat doon sa tamang values ng mga kabataan, hindi mga ROTC at kung ano-anong intel na sa bulsa ng politiko na pupunta. Mga teacher undervalued kaya tamad na din magturo. Oh, may panago. Dark Angel, may guard naman po pero hindi lahat nai-inspect, lalo na pag malaking school. Meron school na 6,000 plus ang students per shift, AM and PM. Tulad po ng sinabi ni Madam Doris, meron pa dyan tumatalon sa bakod para lang makapuslit sa mga card. Totoo yan. Tama. O, teka muna ito. This DECB. Makinig ka mamaya at saka sumali ka sa discussion. Parang sabi niya, the sacramentary, the book of prayer for mass used by the priest, states that the celebrant is to pray the Our Father with hands extended. Yung pari. The faithful, tayo, are not to use gestures or actions proper to the priest celebrant. Ay, ganun. Kita mo, all the time nagaganun ako. Hindi pala ako dapat nagaganun. Oh, parang nakakahiya pa nga pagka hindi ka gumanun eh. Nagaganun. Anyway, mamaya si Father Lucas ang susundin ko. Asalin, Benjo, ano nangyari sa'yo? Wala nang video. Asalin niya na lang si, yata. Oo nga eh. Si Benjo Basos po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Benjo, good evening. Good evening, sir. Yes, sir. Opo. Magandang gabi, Sir Alvin, Ma'am Doris. Magandang gabi po. Medyo... Ano nangyari po? Bangit. Bangit. Hello po? Opo, bangit yung signal mo, kako. Opo. Anyway, hingin na lang kami ng... Ganyan din ako. Medyo umihina talaga. Anyway, Benjo, hingin kami ng reaksyon sa mga teachers kasi ayaw magsalita pa ng DepEd. Hindi namin makontak yung mga parents group. Sa teacher na lang. Ano po? Yung nangyari dito, karahasan na naman sa ano eh. Although ito, parang, well, yung nagdala ng baril, yung namatay, ano po? Anong stand ng mga teachers dyan? Talaga bang ganun na kalax yung ating mga public schools na nakakadala ng mga deadly weapon ang ating mga estudyante? Siguro, ano po, no? Hindi rin naman natin masisisi yung mga eskwelahan po natin ano po kung bakit pa kasi syempre ang principle diyan para matiyak natin na walang deadly weapon or anything no na pwedeng gamitin sa violence eh kakapkapan natin isa-isa po yung mga bata ano po hindi naman po yun siguro practical no pag-inisip natin ano sa ilang mga paaralan na napakalalaki ng mga population po na may mga schools po tayo na 10,000 lang population ano ho. Tapos two shifts lang yan. So, ibig sabihin, 5,000 yung pumapasok. No? Eh, sabay-sabay po ang pasok ng mga bata. Hindi naman po by batch. No? Ibig sabihin, doon sa isang shift, no? kung double shift yung school, no? Sabay-sabay po papasok yan. Kaya napakahirap no? na kapkapan po lahat ng bata to ensure na, parang sa mall, yung ginagawa sa mall, ano po, to ensure na meron ba na lahat po ng bata yan ay safe po no? yung mga bata at yung ibang mga bata rin ay magiging safe din ho, no. In fact, kahit kayong mga bisita, hindi na po yan nakakapagpasok. Yeah. So we have to think no, Sir Alvin, tama no, of ways no para naman mag-guarantee natin na safe yung mga bata at yung lahat ng tao na nasa loob ng eskwela. So what do you suggest as the teachers group ano? Anong sinasuggest niyo para titingnan mo last week, bata nagsaksakan, dalawang bata. Ito naman yung baril ng Oo, tama. Tapos ito naman ngayon, yung baril ng tatay, dinala sa loob ng school. Nagamit nga niya at namatay siya sa CR. Namatay siya ba o yung binaril niya? Namatay, partner. Siya nabiso ka na. Oo. Okay. Namatay. Yes po, no po, opo. Tapos ito, Sir Alvin, Ma'am Doris, wala pang isang linggo pagitan nito, ha? No, medyo nakakalungkot. Although yung isa po talagang medyo ano to, no, medyo bayolente, no. Talagang kumbaga hindi na to simpleng away bata dahil nagkasakitan at nagkapatayan pa no po. Mahirap din na talakayin po no sa publiko no itong issue na to dahil napakamasela ano po. Pero siguro ang pwede na lang nating pag-usapan siguro doon ay yung usapin kung paano po ito no. Anong nakaraan po no lumutang din yung issue ng kakulangan ng seguridad ng mga eskwelahan
dahil bago po, ito lang 2022, ito lang taon na to, may mga ilang violence, no? Incidents, no, na naitala po tayo gaya doon sa isang school po diyan sa Visayas, no, na na mag-asawa ay namatay, no, pinatay, no, tapos nagpakamatay din yung Bumarel, ano po, no. And then nung siguro almost a decade ago, meron pong shooting spree po diyan sa Pangasinan, sa isang schoolan sa Pangasinan, yes, yung naniningil na pautang naman, ano po, nakakapasok, no. Oh. And then latest po nitong bago itong involving the children po, no, nung bago magpasukan, ano po, during the brigada eskwela po diyan sa Bicol, di ba, na pinasok nung mga magnanakaw, holdupper, no, ninakawan yung school, no, and then sexually hinaras pa, no, yung ating mga teacher po doon, ano. So lumulutang po, no, yung pangangailangan para sa yung tighter security po, no, doon sa ating mga paaralan, no. Ayan lang, ang problema po natin, Sir Alvin, Ma'am Doris, no, hindi po lahat ng eskwelahan po natin ay merong mga security guards, no. Usually po dito sa Metro Manila, halimbawa, ang mga tumatayo o mga umaaktong gwardiya po dito, no, sa maraming mga paaralan, ay yung mga local job order, no, employees po, no, ng ating mga lokalidad, no. Well, of course, no, appreciated po natin 'yan, kumbaga force multiplier po 'yan, ano po, no. Pero iilan pa rin 'yan, kulang pa rin po 'yan, ano po, no, doon sa mga eskwelahan, lalo na sa schools na napakalalaki sa school, well, geographically malaki, no, tapos malaki rin po, no, yung population. Doon po magkakaroon talaga tayo. At Benjo, then, usually at the Benjo, no? Benjo, anong problema? Benjo, ano ang problema sa kakulangan ng seguridad? Walang budget ang mga eskwela? Maari pong ganun. Ano po? Maari pong ganun. Ano, kasi nakita niyo naman, Ma'am Doris, no, kami ay continuously ay humihingi, no, ng karagdagang budget, no, para doon sa mga non-teaching personnel, no. And that includes, no, of course, no, yung non-teaching personnel, that would include po itong ating mga security personnel po, no, doon sa ating mga paaralan. Kasi napakahirap po trabaho po ng isang security guard sa school po, no. Para lang ma-visualize po natin, ano po, nung panahon ng pandemic, kahit ngayon, ano po, kinukuha pa rin nila yung ano, kinukuha pa rin nila yung temperature po, no, nung mga bata, pinapapila nila para maayos yung pila, madisiplina rin yung mga bata, no, hindi magtulakan, no, hindi magsiksikan, at hindi rin makatraffic, no, doon sa labas ng eskwelahan. Dahil alam nyo, yung mga schools po natin, usually nasa mga, ano, nasa mga busy roads po yan, ano po. So kapag humaba yung pila, umabot sa kalsada, no, pwedeng maaksidente at pwede rin po, no, na makatraffic. So ang ginagawa po ng mga schools po natin, ng mga guard, no, yung pinakamabilis na paraan para makapasok yung mga bata sa takdang oras po ng kanilang klase, yun po yung ginagawa po nila. Pero kung marami po ito, syempre, maaari po nga magtulong-tulong at magkaroon ng Division of Labor po, no, para matiyak po natin na may mga hapkap, no, magkukuha po ng security. So, anong gusto niyong mangyari para maiwasan nating maulit yung mga incidenting ito? Remember, yung DepEd, malaki din naman yung nakuha na intel at confidential funds. Ano po? Ibig sabihin, it's not as if walang pera. May budget din naman siguro. So what you want to ask DepEd to do to prevent a repeat of these violent incidents? Well, dalawang bagay po yan. Una, physically, kinakailangan po may presence talaga ng ating mga security personnel. So dapat po nandyan po yung ating mga security guards. O meron tayong mga force multiplier po, no? May binabanggit po kayo na may intelligence fund, no? Kabilang po, no, itong mga supposed violence po na ito, no, although not this specific po, no, kabilang po ito, no, doon sa gustong bantayan, no, ng Department of Education. Kung natatandaan po ninyo, the national was, of course, dahil may mga recruitment sa mga school, may mga drugs, merong mga minsan may mga groomers, no, na tinatawag po na nambibiktima ng mga bata, no. So lahat po nang yan ay maari po, no, sa tingin ko, no, at this point, yung pong pondo, no, na laan para po dyan ay maaaring bumawas, tumapyas ng kaunti para sa seguridad po ng ating mga paaralan. Ano? Pangalawa, medyo tignan po natin sa aspeto po ng values, no, sa aspeto po ng education din naman. Ano po, no? Medyo meron pong nag-suffer yung mga bata po natin, ano, sa iba't ibang mga sitwasyon po, no, nung panahon ng pandemic, no, ngayon lang sila bumabalik, no. Yung iba diyan baka hindi sanay na inaasar, o yung iba diyan sanay na lang aasar, tapos nagkakapikunan, ano po, may bullying element po, no. Lahat po yan ay possibility, and I believe po, no, yung Department of Education ever since naman po, no, meron naman po, no, na in place ng mga policy tungkol po diyan, no. Kailangan lang po talaga itong
gamitin. Kailangan educate po lahat, no? Mula dun sa magulang, sa parents po natin, no? Hanggang sa madla, no? Yeah. Hanggang dito po sa ating mga bata. O kaya nga, may mga Benjo, guidance, yung, ano pa? Huh? Oo, yung mga yan, lahat ng sinabi mo, Benjo, yung dalawang punto mo, mangangailangan ng pondo eh. Kagaya yan, partner. O yung sinabi niya, kailangan alagaan. O kung may mental issues man, kailangan may mga guidance counselors, may ganyan. So kakailangan. Ayun ang tanong ni Fred kung meron ba. Kasi naalala ko, dati tayo meron. Meron. College na pala yun, guidance counselor. Ay kami meron nung elementary pala. Ay kaya kasi private ka. Ay, sa Calvin, Ma'am Doris, pwede kong makasingit dun sa issue ng guidance counselors, no? Of course. Wala tayong mga guidance counselors talaga halos, no? Sa Department of Education System. Sa DepEd. Ah, wala ba? Meron po, pero mangilan-ngilan lang yan. Dahil napakataas po ng qualification para maging guidance counselor 1. Ano po, no? Dito po sa public schools po natin, ano? And yet, napakababa ng sweldo, no? Ang entry level po nila ay salary grade 11. Pero ang qualification nila ay katumbas ng master's at degree. Dapat meron silang master's degree, parang ganun po yan, ano? Para ikaw ay madeklara na registered guidance counselor, no? Eh, ang master's degree po, no? Ay qualification po yan para sa isang master teacher, no? Yung classroom teacher po, no? Na ang salary grade ay salary grade 18. So ang layo po niyan, salary grade 11, no, yung entry level, no, ng guidance counselor at salary grade 18 yung kanyang qualification. Kaya po kung ikaw ay guidance counselor po, graduate ka ng guidance and counseling na kurso sa kolehiyo, no, o ikaw ay registered guidance counselor, eh baka hindi ka pumasok sa DepEd para maging guidance counselor. Yun po yung problema po natin. Mahigpit po yung guidance and counseling law natin po, no, dito sa Pilipinas. In fact, ang the other day nandun po kami sa hapon, no, nandun po kami sa the other day, no, ano ba ngayon, no, Webes na pala, I'm sorry po, nung Tuesday po, no, napag-usapan po namin yan dun sa House Committee on Basic Education, kasi talaga pong kailangan natin ng mga guidance counselor. Tingin ko yan, isang tugon. Pero tama, Ma'am Doris, tama po kayo. Kahit paanong salary grade yan, ano po, kailangan pa rin natin ng pondo para po mag-hire ng mga guidance counselor. Ang kadaming pera, si di ba? Secretary, maraming fund dyan. Approved naman yung budget niya. Di ba? Intel at saka isa? Confi. Pahingin naman kamo, di ba? Anyway, thank you, Benjo. Ha? Maraming salamat sa oras mo, ha? Maraming salamat din po, idudulog din po namin ito sa DepEd Central po. Okay, maraming salamat. Sige nung Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Ang palayo ni Benjo partner BB. Sino si BB? Benjo Basas. Di ba? B kung B. Basas po ha, hindi Pasas. Basas, baboy. Basas. Nakakapanlumo, no? Nakakapanlumo, partner, na ang dami-daming pera. Maririnig mo ganito ang budget ni Ganire, ganito ang Intel at Confi. Yeah. Basic, a guidance counselor, hindi ma-afford ng mga eskwelahan. Bakit kamo? Dahil mahirap pasweldohan. Dahil nga ang mataas ang kanilang qualification. Qualification. Dapat ba tayong tumigil doon dahil hindi natin mapasweldo? Sige, ialat-tsamba na lang natin ang mangyayari sa mga kabataan, sa mga estudyante. Eh, ikaw pa naman bilang magulang, ikaw parang kampante ka na parang second home ng bata, yung eskwelahan eh. So dapat safe na safe. Hindi lang physically, kundi mentally. Pero kung ganyan, sus Mario Joseph, ang hirap naman palang magtiwala. Partner, wala nga. Kasi kung babudgetan mo yung isang school na may guidance counselor, libo-libo yung school, lahat yun manghihingi. Correct. Patay correct. Tayo, no? Siyempre, malaki-laki din yung sweldo. Ngayon, ibabalik na naman sa teacher, sa advisor. Ang dami na nga trabaho ni teacher, di ba? Hindi na nga magkanta, ugaga, pati ba naman yun, asikasuan ni teacher? May anak din siya. Yan ang literal partner na kandakuba, di ba? Sa pagtatrabaho at pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Tama ka, partner, hindi lang teacher ang kanyang role na ginagampanan sa buhay. May pamilya din yan eh. Correct. So, magbasa tayo muna bago tayo. Nikigil niyo ako eh, ha? Yung next na topic kasi nakakakikil din. Ano? Binuhay na naman po yung charter change. At ang gusto ngayon, yung proposal, ewan ko kung type nyo ha, wala na raw term limits yung mga congressmen. Hayaan na natin sila. Kung gusto nila forever dyan, forever,
Tapos yung presidente at vice president, kailan tandem, tapos two terms. 6 plus 6 to 12 years. Tapos yung senador, gagawin daw nating 48. Mm-hmm. Ang dami nyo na naman, ha? Yung iba dyan, hindi ako nagtatrabaho. Ha? Nagpapasweldo lang kayo, eh. Oo, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Wala nang term limits forever, di ba? Pagkatapos, dadagdagan nyo yung mga senador. Ano pa? Patayin nyo na lang kami, Susumario Joseph. Tapos ang mga teacher at mga estudyante, hindi nyo maalagaan. Simpleng seguridad, hindi ninyo... Ay, naku, naku. Mamaya, partner. Mamaya, yan ang pag-usapan natin after the break. Pero basahin muna natin yung mga, ano, yung mga Marites. Kasi mga nagagalit po ito pag hindi nababasa. Kagaya ni Herbs Double V. Parents should be held responsible, not the school. O, as a matter of fact, yung parent, no, yung tatay ng estudyante, naku, malamang pagpapaliwanagin yun. Una-una, ba't nakuha ng anak niya yung baril niya? Minor yung anak niya. Correct. Naku, ipapatawag ng PNP yun malamang, no? Oo. Shared responsibility naman yan. Hindi lang isa yan. Kasi pareho, ang eskwela, ang pangalawang magulang, tinatawag nga, di ba? Pero yung pagkasasabihin mo na ang magulang lang ang may kasalanan, eh tignan muna po natin ang mga sirkumstansya kung paano po ang nangyari bago tayo maghusga. Yun ang akin, ha? At saka pa yung sa may mga baril, di ba, nakikita kayo ng anak nyo na naglilinis kayo. Okay lang naman kasi talaga mayroong responsible, eh. Pakitago po ninyo yung tipong hindi niya matutuntun o hindi niya mabubuksan. Correct. Mahirap pa. Kasi ang bata curious yan, eh. Lalo na kung mahilig siya sa mga war games. Yung mga video mahirap games. Mahirap nga yung mga video game na may mga war. Oo. Mga Warcraft. Sabi niya, mahirap nga yung baril ni tatay. Total, ano lang naman to, eh. Virtual lang to, eh. Ito toong baril. Ang nakalabit. Akala nung bata, laro-laro lang, di ba? Oo, laro-laro lang. Diyos hindi po. Diyos ko po. Si Jane Bartolaba Velasco, good evening, Philippines, watching from Kuwait. Hello, kabayan! Si D at N, si Don, eh, hindi kasi nakakapasok ang deadly weapon, sana po ay mabigyan siguridad ang ating mga guro at mga kabataan. Sana may gawin ang ating DepEdSec na VP. Pakilos po, ma'am. Aba, sabi ni Dan Buenaflor ng Pateros. Partner. Pog ako. Good morning from San Diego, California. Kabayan, mabuhay ka. At si Lita Rint Larsha Walker, nanonood mula sa Las Vegas. Maraming salamat mga kabayan. Si By Globe. Pa-shout out lang po sa Globe. Bakit naman po ganun ang tino ng request namin na pa-upgrade? Mm-hmm. Tapos lagi niyong kina-cancel nang walang pasabi. Pag pina-follow up, sasabihin niyo na-cancel dahil sa inyo. Nag-aksaya kaming oras sa kakaantay. Sana may mag-report sa inyo sa NTC. Hindi kayong mag-report, pwede naman kayo as a consumer, you can file a report. Tapos i-mediate kayo, pag-harapin kayo para pagpapaliwanagin yung Globe, pagpapaliwanagin ka rin. Ngayon, reach kayo ng ano, settlement. Kumpara. Tenet Candelaria, good evening, kapamilya Alvin and Doris. Asan ang Intel at Confi Fund ng DepEd? Malamang kaya nagtahimik na sila, nasa wallet na nila. Ay, nako, Intel at Confi Fund gamitin ng tama. Diyos ko po. Watching from City of Miss Doris, Paranaque City. Thank you. Name cannot be blank. Hey, babalik. May pa-blind item na ulit. At si John 3592, babalik na yung blind item bukas. Kahit bukas pa yan, huhula na agad ako. Cynthia Villar? Sobra naman si John 3592 naman. Ikaw talaga, oh. Sobra katahasan ka kung makahula direktamente. Carmelita Dayag, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Ang gwardiya ay di naman stricto sa pagsisiyasat sa mga pumapasok na estudyante. Tama. Kaya nakakalusot ang mga illegal na gamit na di dapat pinapasok sa eskwelahan. Iba na talaga ang mga estudyante ngayon. Masyado nang mapusok, kabataan, wala nang takot. Salamat po. Sabi ni Attorney Kim Inares, I believe how your hand should be placed is not important. What is important is that you are really worshiping the Lord. Jesus gave us the Lord's Prayer as a model on how to pray to God. O, hindi tama naman po yun. Kaya lang, para lang, hindi ba parang interesting din? Ano ba yung tama? Ano bang nakasaad dyan sa ating guidebook? Kasi may guidebook yan, eh. No? Kasi may ceremony. This is part of a ceremony. Pero tama yun, lahat yan dapat taimtim.
Agree ako naman. Agree ako kay Attorney Kim kasi naalala ko partner ako yung nasa bingit ng kamatayan. Nagdasal ako ng Our Father. Siyempre, hindi naman ako nakaganyan, di ba? So, yun lang. Nagdasal ako ng Our Father. Yun lang. So, kanya-kanyang ano, basta importante, ta-intim. Pero mamaya, something interesting, makinig kayo. After 9, kay Father Lucas. Ha? Ano pa na? Okay. Mm-hmm. Dan Buenaflor ng Pateros. A, hindi kasi nakakapasok ang deadly weapon. Sana po ay mabigyang seguridad ang ating mga guro at mga kabataan. Sana may gawin ang ating DepEdSec na VP pa. Kilos po, ma'am. Aba, sabi niya yun, no? Si Dan Buenaflor. Nabasa ko na yun. Ay, sorry, na may address po ng ganito. I-refresh mo. I-refresh mo. Sige, sabi ni Marshall, sabi ko sa inyo, Year of the Crocodile ngayon eh. Rabbit po tayo. Mm-hmm. Raph Rosales, good evening Sir Alvin at Catriona Gray. Nax. Panalo ka na kahit hindi ka pa humuhula. Go. Ida Abasolo Ponasier, punto isang minuto sagot, D, asaan ang Intel and Confi Fund? Pwede sino ba? Si Titus ba ito? Basahin mo yung kay Titus partner. Kasi ang tatay nito, pistolero eh. Asan ba? Teka lang. Nakita mo ba sa chat? May chat ka ba niya? Marunong ka ba? Sa SRO chat? Oo. Wala. Ang huli, ang huli sa akin, ito, si Rose. Pwede may mensahe si Titus regarding sa mga baril-baril. Kasi ang tatay niya, magaling na ano na shooter. Sabi ni Titus, sabi niya, 5 years old pa lang ako, nakapagpaputok na ako ng kalibre 45. Ako rin ang nag-reload ng bala sa magazine ni Dad. Kapag may shoot fest siya, 6 kami magkakapatid at nakalagay sa iba't ibang parte ng bahay namin ang mga baril at shotgun ni Dad. I think more on sa tamang pagtuturo ng parents sa gun safety and handling ang kailangan para alam ng kids na deadly ang baril. Pero hindi naman to the point na takot sila. Healthy caution. Okay, well taken. Well taken. Oh, pero may, I don't know, kasi parang dalawang schools of thought. Parang itatago mo ba? Kasi hindi lahat kasi ng bata, kagaya mo rin eh. May ibang bata na ako maburyo, eh alam niya. Mabait siya ngayon. Pero after a few years, nag-iba yung wish niya. Eh alam niya kung saan nakatago yan. Kupatay tayo dyan. O kaya nabully partner, no? Nabully at hindi niya nakayanan. O, di ba? Tapos nahihilig pa sa mga video games. Ab, si Ab nga ba yun o si Titus? Titus, Tito Tits. Yung binasa mo. Si Titus. O, si Tito Tits. Eh, yung ibang bata, hindi na natin alam ngayon yung ugali. Di ba? Kaya mahirap i-predict yung kanilang magiging reaksyon sa mga araw-araw na nai-encuentro nila. Yun. Eh, magko-commercial muna tayo, partner. Kung okay lang sa'yo, ha? Ilinisip ko lang yung baril ko. Commercial muna. Joke lang. Dali po ha. Wait lang. Sige. Pag-relax na kulitan at tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. SRO. Ano yung dinidisclaim sa atin? Yung tungkol sa ating punto isang minuto. Ay partial, unofficial. Okay. Hindi ko masyado na memorize, pero parang sinasabi na hindi yan ang... Ano nga ulit yun? Pakilagay naman tele. Nakita ko kasi. Hindi yan ang opinion ng istasyon. Hindi. Ito. Ang punto isang minuto, Paul, ay isang informal, unofficial, at hindi scientific na survey. Hindi ito sumasalamin sa pulso o opinion ng mayorya. Correct. Punto nyo po ito, opinion lang po ninyo. Tama lahat naman. Po na nakikinig ng SRO, yan po, tayo po yan. Oo. Dahil wala naman tayo kiniklaim. Programa. Wala tayong kiniklaim. Paano wala tayong kukunwari na ito ay mala SWS? O di kaya Pulse Asia, o di kaya political scientist, hindi, wala pong gano'n. Katuwaan lang naman po ito. Hindi naman po kami doktor ni Alvin sa research. Kami po ay mga Marites lang. Gusto lang namin malaman kung ano ang inyong opinion. Yan. Yan ang sige ating display. So, ang tunay na doktor, nakakausapin natin after mo ma-present. Uh-oh.
yung partial and unofficial results ng punto ay tunay na doktor. Si Dr. Aris Arugay. Yan, tunay yan, partner. Walang pagsisinungaling. Pinaghirapan, sweat and tears and blood. Produkto yan. Ha? Okay, anong partial and unofficial mo? Correct, correct. Tele, pasok. Asan? Wala. Ayun, ang ating tanong sa pasakarahasan ng ating mga public schools. So far, 79% ang nagsasabi, letter D, asan ang Intel at Confi Funds? Ay, sorry naman po, I carried away lang ako. Yung 11% nagsasabi, iba na ang estudyante ngayon. 8% ang nagsasabi, nakakapasok ang deadly weapon. At 2% so far nagsasabi, yes, may guard naman. Pwede, mamaya, tuloy natin ha. Pwede pang humabol. Oh, isang oras pa. 56 po. Si Professor Aris Arugay po, ang pinuno po ng Department of Political Science ng Universidad ng Pilipinas. Kinuha po natin kasi may pinisent po silang position paper kanina sa hearing. Nabanggit ko nga po sa inyo, nabubuhay na naman yung chat-chat. Ano po? Yung sa report ni RG Cruz kanina, napapag-usapan. Na wala na raw term limit sa mga congressmen. Tapos yung presidente at vice presidente, dapat tandem. Tapos pwede na yung double term, dalawang term. Ang senador, gawin ng 48. It's as if na napapakinabangan naman natin lahat. Hindi naman, di ho ba? pero nag-stand out po yung statement ng term mga limits. Political analyst, partner. Ng UP Department of Political Science. They want to be clear on the stand of the president. Ano ba ang stance ng presidente sa usaping charter change? So tanongin natin si Professor Aris Arugay, bakit? Bakit ganun? Magandang gabi sa iyo, Professor. Doc? Good evening, sir. Good evening, Ma'am Doris. Good evening, Sir Alvin. At good evening sa lahat na nanonood at nakikinig. Yeah. Why is it important to know this early the official stand of the president on the issue of charter change? Professor? Alvin, kasi historically, alam natin na since the 1987 Constitution was adopted, no, with the exception of former President Corazon Aquino, every president has expressed a position or preference or a non-preference on changing the Constitution. No? And therefore, ang pattern na nakikita namin, constitutional change or proposals for changing or revising the entire constitution is always led by the executive at hindi simply Congress, though the power emanates from Congress, no, definitely, no. But if you notice, no, yung mga chacha initiatives before, merong basbas o meron talagang tumutulak imprimatur. At ito yung pangulo, no? Meron din kasi dun sa statement namin, at siguro maaalala ito ng iilan sa atin, na nung itong 2022 elections, unlike nung 2016 wherein then presidential candidate Rodrigo Duterte really campaigned na gusto niyang baguhin yung constitution, si now President Marcos actually expressed that he prefers not to change the constitution. And yet, nakikita natin dito sa mga bills, pag binasa mo kasi yung 10 bills na kinukonsulta kami ng House Committee on Constitutional Amendments, parang yung konteksto kasi noon, given the overwhelming electoral mandate, 59% of the vote, parang nagiging context at almost like ito yung enerhiya na na tumutulak para baguhin yung constitution. So parang kumbaga parang may duda na ang nagpo-push din sa totoo lang niyan ang Malacañang. So ngayon ang gusto nyo magkaalaman na. Ano ba talaga position mo? Ikaw ba to? Gusto mo ba to? Parang ganun bang gusto niyo sabihin? Right, because during the campaign, now President Marcos, sinabi niya actually kinote pa namin ng position paper namin, no, na hindi siya ganun ka-kumbinsido na dapat baguhin yung constitution. And yung, I'm paraphrasing, no, pero parang sinasabi niya, kasi pag any attempt na baguhin yung constitution natin, parang ang parating nagiging agenda
eh yung term limits. Mm-hmm. So parang para sa kanya, no, of course we're talking about Bongbong Marcos the candidate, not the president, no, Marcos na nanalo ng eleksyon. Marahil baka iba na yung kanyang appreciation, no, ng on the Chacha issue, kaya siguro malinaw na meron na kagad posisyon this early. Hindi kaya parang being coy lang ang kanilang position. Para ano partner? Coy, kundi kumbaga parang nag-inarte lang. Ah, parang parang nagpapa-hard to get lang, pero yun pala. Yun din ang type niya. Or mas kaya parang kasi alam niya na hawak naman niya yung mababang kapulungan. Kamera. Totoo 'yun, Ma'am Doris, kasi kung pagbabasihan din natin yung mga scientificong survey sa nagtatanong sa mga Pilipino kung gusto ba nila baguhin yung constitution, overwhelmingly it's a no, no? So marahil nung campaign sumasabay ang mga politiko sa ayaw namin baguhin yung constitution kasi nga unpopular siya, no? But nakita rin natin, no, na previous attempts by ng on Chacha, talagang this is an initiative less of the legislative but more of the executive. So tama. Yun yung kulang eh. So kaya kahit meron kang 10 bills, no? Parang walang masyadong enerhiya kasi so far marahil hindi ito ang priority kasi nung nakaraang SONA hindi naman to nabanggit at wala ito sa legislative agenda na pinupush ng Malacañang. But setting aside the stance of the president, hindi pa naman natin alam, di ba? Do you think it will be acceptable to the general public? Yung nagfo-float ngayon na huwag na nating bigyan ng term limits yung mga congressmen. Gawin natin 48 yung mga senador at dalawang term na ang presidente at vice presidente na tandem nating i-elect. Will that resonate? Will that gather public support, you think? Sa tingin ko, Alvin, no, alam naman natin na yung mga previous Chacha attempts, no, naka-focus din dito, no. Ito yung pinaka parang unspoken na real motivation, no, to change the constitution, no. Kaya nga para siyang nagiging to quote, no, yung isa sa mga resource person, para siyang nagiging poison pill na eh, kasi may mga bills na hinain na economic provisions, meron pa yung mga justices ng Supreme Court hindi na dadaan sa JBC, no, may mga ganun pang may designated survivor bill pa na may line of succession, may ganun. No, so medyo na naalala ko yung palabas sa TV. Pero yung pinaka marahil na controversial yung term limits kasi sinabi nga namin ano talaga yung motivation, no, on the part of those in Congress, particularly that while there are bills, kasi ito halo-halo yung bills na gusto magkaroon ng elected constitutional convention, may bills pa rin that seeks to transform Congress into a constituent assembly that will propose the amendments to the Constitution. Na sila din ang makikinabang. Possibly. Ganun naman talaga. Kaya ano, kasi yung mga previous Chacha attempts, kumbaga, paligoy-ligoy pa, parang dun din yung tuloy ng position. Parang dun din yung punta eh. And while may mga economic provisions, may mga, ito nga, yung tandem voting, tapos yung 5-year term for the president but with re-election, so 10 years in total, ganun din yung mga sa Senate and House of Rep. Pero yung term limits talaga yung pinaka parang ayaw nilang sabihin na ito kasi alam nila very unpopular. Kaya lang kasi, Sir Alvin and Ma'am Doris, pag sinimulan natin tong charter change process, hindi natin pwede sabihin both sa Congress kung magiging CONA sila or sa elected CONCON, ay wag niyong galawin yung term limits. It's open. Yes, definitely. Correct. Pero talaga bang yan ang dapat natin priority sa gitna na nagtataas ang presidency? Buyas, itlog, kung ano-ano. Yan ba'y makakakuha ng public support? O utang na loob? Mas may importanteng bagay, hindi yan ang dapat yung pagtuunan ng pansin. Sir Alvin, to give credit naman, no, to the committee, at least to those who attended when I was in the hearing earlier,
they're very receptive naman dun sa parang wala naman public clamor. And dun sa position paper ng aming departamento, talagang hinighlight namin na before we even file the bills, no, marahil mag-consult muna. Kasi sa lahat ng pag-aaral, lahat ng surveys, a majority of Filipinos don't even know the Constitution. So how could you change something na walang ni little knowledge or almost no knowledge? And this is a constitution that has not been fully, no, downloaded to the people. Meaning, ni hindi natin siya maintindihan, marami sa atin na nalilito, ano ba yung laman ng constitution. Hindi po dapat ganito yung constitution eh. Kasi hindi lang dapat pang abogado to, no, sa bawat Pilipino to, dapat naiintindihan natin. Tapos ngayon babaguhin, no? So we recommended na magkaroon ng consultations, wide consultations, yung tawag namin pulse sensing, no, para makita talaga kung lehitimo na baguhin ang constitution at this point. Ngunit sa dami ng problema ng bansa natin na sinabi niyo na nga, no, parang kada buwan merong agricultural product or food product na nagiging problema, no, siguro after ng itlog, ano naman kaya, no. Pero daraw ang bawang para kumpleto na yung pangbisa natin. Tama po. So, I mean, ito pa yung timing, no? Tsaka sa tingin ko, kailangan hindi wag sana maging tone deaf yung ating mga mambabatas, no? At pakiramdaman kung ano yung dapat na i-prioritize sa pagbangon na natin bilang bansa. Doon ba sa hearing kanina, Prof, Doc, na pag-usapan ba yung gastos that would entail dyan sa kanyang planning? Oh, magastos. Di ba na pag-discussion na natin yan noon? May gastos eh. Even yung sinasabi mong consultation, may gastos din yan. So, yan ba ay pinactor in nila doon sa hearing nila kanina? Oh, we recommended na magkaroon ng konsultasyon pero wala kasi yun sa mga bills eh. Ang bills, for example, Ma'am Doris, yung CONCON, ang nakalagay sa draft bill, bibigyan ito ng budget na 2 billion pesos. Okay. Tapos okay. Dahil yung kung sakaling masusunod yung CONCON, so saan mo yan, saan sila mag-oopisina? Saan sila mag-hold? So either magpatayo ng building or kailangan magrenta ang gobyerno ng building. Kasi all legislative districts eh. So marami-rami din pong delegado yan, no? Kaya nga sabi nila, kami na lang, Congress na lang kasi mas makakatipid kami, no? Ang bansa. Kasi mag-overtime kami, yo, gagawin namin yung mga batas sa umaga tas sa gabi, di ba? So Mario, sir. So promise daw nila yon, no? But regardless, tama po 'yun at Ma'am Doris, in the end ito ay dadaan sa isang popular referendum. So lahat tayo boboto dun sa draft constitution, yes or no. So may cost din po 'yun kasi babayaran mo yung COMELEC, magmo-mobilize siya, yung mga teachers bilang election workers, no? So ang sabi, isabay daw sa barangay elections, pero yung barangay elections kasi 'di ba this year na 'yon? Oo. Oh. December. So, ibig sabihin, matatapos po ba lahat by the end of the year? And then again, yan ba talaga ang pinaka-importante? Magugunaw ba ang mundo bukas kung di natin papalitan yung saligang batas natin? Kaya nga. Show me the sibuyas muna. And finally po, our 1987 Constitution has not even been fully implemented. Gusto nang baguhin. Napakadaming provision sa ating Constitution na hindi pa na-implementa, anti-dynasty, freedom of information, no, na popular people's initiative. Lahat po ito nangangailangan ng enabling law na hanggang ngayon po wala. So kung meron mang problema yung constitution, it's not the constitution itself, it is the inability of the constitution to be fully implemented because the laws that are needed have not been passed by Congress itself. Tama. Kaya nakakatawa. Diba? Anyway, Professor, thank you very much for your time and your insights. Keep it up, okay? Maraming salamat. Thank you po, sir. Maraming salamat. Salamat. Professor Dr. Aris Arugay, ang chair po ng UP Department of Political Science.
Okay. Ewan ko ba. Priorities. Yan ba talaga ang priorities natin sa buhay? Ay, naku, partner, ang susunod daw, nakamba, ang bawang naman daw, ang magtataas ng presyo. Narinig ko nga yan. Narinig ko kay Marites yan. Oo. Batingin ko muna si Pinoy. Ah, si Pinoy. Sino ba ito? Si Yonip Cascabel Jr. Pag-greet daw naman po ang misis niya si Juliet Gentiles ng Davao. Tama yung kwenta mo. Gobernador. Okay, si Karina Hinton. Good morning from NYC, New York City to, no? Partner, watching from YouTube. Salamat sa happy mood niyo lagi, Ma'am Doris at Sir Alvin. Very informative at nakakatuwang tambalan niyo. You make me happy dito sa malungkot na lugar. Winter kasi kaya kakasad. Ay, naku si Karina. Thank you. Sirap lang, kabayan. Ha? Kapit lang. Pasasan ba't magiging happy din? Ha? Okay. Pwede kang manood every day, ha? Yeah. Si Green PH pa rin, hindi ko na natanong. Please ask Professor, do you foresee Sara Duterte allies in Congress supporting charter change that would prevent Sara from ascending if it will extend their own terms? Naku, hindi pa tayo. Siguro sa mga susunod, kapag may usad na. Ngayon, hindi pa masyadong malinaw eh. Gobernador? Chad from Imus, Cavite, nanonood sa atin. My answer is D. It seems very quiet lang ang sec ng DepEd, VP, kung kailan mas kailangan siyang sumagot. Pero it shows naman walang action. Yan. Si Chad si po yan. Pag-filet. Magandang hapon to my favorites, watching from Cape Town. Wow, good. South Africa, partner. Wow, so, Alvin, thank you. Baka dito ang ganda. Huwag mo kong tinutukso, ha? Huwag mo kong inaakit ng todo pag-filet. Baka patulang kita. Alam mo niyan si Alvin, ano yan? Pikon niyan eh, pagdating sa mga biyahe. Oo, huwag niyong asarin. Joke lang. Wala. Kailangan, ang sabi ng mga ekonomista, magtipid. Hindi, huwag na tayong umalis. Huwag tayong umabsent. Dito lang tayo sa Pilipinas. Kaya bakit naka-impake ka na naman, partner? Sayo. Go. Hener Magkamit, gandang gabi po. Ang sagot daw niya ay letter D. Maraming salamat. Sabi ni Don Anastasio, I'm surprised that many Catholics don't know that the orans posture, raising of hands, is only reserved for priests. In my parish, only a few do it during Our Father. I remember that this practice has already been an issue as far as about 20 years ago. Ay, naku, pumunta po kayo sa Quiapo. O di kaya sa, ano simbahan dito sa Quezon Avenue, yung malaki, partner? Ano nga yung simbahan dyan? Santo Domingo Church. Oh. Kahit sa Paranaque siguro, makikita mo pag Our Father, karamihan nakaganoon. Kahit ako nga, nakaganoon correct, eh. Correct. Mali pala yun. Ano. Anyway, tayo natin si Father Lucas mamaya. Go pa na. Say, ang sagot niya ay, A, hindi nakakapasok ang deadly weapon dahil hindi naman mahigpit ang pag-check ng mga guard. Wala rin sapat na budget para sa sekyo. Si Bev H, wow talaga ba? In the middle of the starving nation, cha-cha. Ang inaatupag, kung magplano, parang ang yaman ng Pilipinas, ha? Makahakot ng gagastusan, parang daming nakabang na budget. Ha? Isip-isip naman ng para sa bayan and not for personal interest. Tama ka, Bev H. Tama yan. You hit the nail on the head. Ika nga. Ako pa na. Mariti Bursio, good evening. Wala po atang metal. Metal po, hindi medal. Metal. O, baka naman medal yan. May mga honor. Yun lang yung papapasukin. Pwede, hindi. Sabi niya, medal defector. Marino. Ayusin mo naman. Sino ba yung partner? Si Maritiburcio. Maritiburcio, metal detector. At yun ang tama, ah. Ano sabi niya? Medal defector? Medal defector. Iba naman yun. Ang partner. Masakit ang puso ko sa iyo, Marie. Iwala daw atang metal detector ang mga DepEd schools. Asa lang po sa tanod ng barangay na makakasakop na school ang security ng paaralan. Pakibati po ang Ate Rose Ann ko. Hello sa inyo. Wait, alam mo tama rin yung sinabi niya. Yung bakit hindi yung mga LGU, sila yung mag-provide ng security doon. Yung sakop ng LGU na yun, maglagay kayo tanod ninyo. Yung ginagawa yung mga tanod ninyo, di ba? Naisip ko, wala nang ang budget sa Guardia Metal Detector. Wala po tayong budget eh. Lalo na po, wala na nga tayong budget sa Metal Detector. Lalo na.
sa medal defector. Talaga, Marie. Ang problema dyan, eh wala pong tunay na representasyon ng mga tao. Congressmen represent their wallet. Easy. And their power. Hindi katulad dito sa US, pwede naming murahin ang rep namin kapag pumalpak sila sa trabaho nila and we can vote them out of office. Oo, kasi sa Amerika, di ba, partner, magdi-demand siya, you see me. Oo. Di ba, nakatingin sa mga movie, di ba, nakapila dun, kausapin mo yung constituents mo. Part ng trabaho mo yun. Dati dito, mamuti yung mata mo. Hindi ka imi-meet ni congressman o ni congresswoman. Busy siya. At careful sila sa pagpapangako sa kanilang mga constituents kapag campaign period. Dahil pag ikaw ay naboto, sisingiling ka nila. Diba? At may karapatan yung constituents mo na singiling ka nila. Dapat may sagot ka. Dapat may action. Dito, pinangakuan ka na nga. Tuto pa rin pa ba? Makontento ka na sa pangako. At saka, well, ano, ang lahat ng mga yan, pagkahinanap mo, yun yung mga madaling lapitan, mahirap hagilapin. Correct. Diba? May nanalo nga eh. May nanalo mang babatas ng ako ng 10,000 eh. Hanggang ngayon, partner. Kaya nga. Inaniwala naman kasi kayo. Pinangakuan na nga kayo. Matutupad pa ba? Talaga, oo. Kaya nga. Bakit si Pepe Pacheco hindi nanalo, di ba? Ano ba pinangako niya? Ang Pepe ko. Ang Pepe niyo. Di ba? Talo. Olats. Sorry naman, Luz Valdez. Dan Buenaflor ng Pateros A, ang sagot niya, hindi, kasi nakakapasok ang deadly weapon. Sana po ay mabigyan seguridad. Ay, nabasa ko na po. Sorry. Brenda Isguera, di asan ang Intel at Confi funds? Go. Si Carmelita, nabasa ko na rin. Wait lang, ito. Si Patrick Go, ang sagot niya. Patrick Go, ang sagot niya, ID asan ang Intel at Confi. Pero logically, baka kaya meron nito ay para maimbestigahan kung sinong estudyante ang may bitbit na baril o kutsilyo. Hala, VP, simulan mo na po. Okay. Anyway, pag si Father nandiyan niya, just tell us, ha, si ACQ, 2 billion na budget, tapos gagatasan nila yung 2 billion. Para nabasa mo na to, o hindi pa? Hindi pa. Tapos gagatasan ulit nila yung bagong konstitusyon tulad ng ginagatasan nila yung kasalukuyang, tulad ng ginatasan din nila ang kasalukuyang konstitusyon. Puro gatas yun, ha? O pa na? Alex Marcelino, yan ang resulta na nakita at naririnig nila ang pagmumura sa national TV ng isang naging pangulo ng bansa. Psychological, may epekto yan sa murang isip ng mga kabataan. Tutubi, matagal na pong hindi safe ang school sa mga karahasan, physical, emotional, psychological. Kaya nasa private or publica, curriculum man yan o yung physical structure ng school ay walang improvement. Ay, teka, itong si Alex, hindi, si Alex na nga yung binasa ko. Share Don. Oo. Tingin ko kahit may security, kung walang training na totoo upang maging security, walang kwenta din. At ang mga kriminal lagi iniisip simple. Kasi nga naman, mas malalaki kaso din na paparusahan sa bayan natin. Eh sila isip simpleng kaso lang. Okay. Ibig sabihin, pag may security guard dun, baka mag-alangan pa yung bata. Kasi 12 lang naman to eh. Diba? Eh kaya lang wala na security guard. Eh. Tuloy-tuloy lang siya. Ako noon, nung nasa eskwela ko, nung nasa elementary, takot ako sa secure. Lalo na pag hinanapan ka ng ID. ID. At wala kang ID, hindi ka makapasok. No ID, no entry. Oo, ako nakikipaghabulan ako noon sa security guard kasi madalas ako nawawala ko yung ID ko. Pero takot ako sa secure. Diba? Kaya nga. Si I Am Tango, term limit aside, sa pagbabago ng panahon, hindi ba kailangan na i-level up din natin ang batas? Lalo na pagdating sa teknolohiya, pagbabago ng lipunan. Yeah. Actually, I agree with you, I'm Tango. Pero is it the right time now? Hindi ba pwede unahin muna natin yung mga problema natin? Tapos pag medyo nakaluwag-luwag, nasaka natin banatan yan. Di ba? At saka parang, ang tawag dyan, priorities. Correct. At saka parang ang dami naman ng batas. Tama nga si Doc Aris Arugay, yung implementasyon, hindi naman nagkakaroon ng batas eh, kasi hindi naman umuusad. Nasa konstitusyon eh, pero walang implementing law. At kung meron mang law, hindi na ipapatupad ng tama. Yun. Si Professor M, sabi ni Dr. Arugay, meron pang designated survivor bill? Yes. Ang lawmakers ba sa Pilipinas sa TV, galing yung Irias, nanood sila ng Jack Ryan Season 2.
na napatalsik ang korap na presidente ng Venezuela. Deja vu, ikaw ba yan? Gusto niyo ba ng dark days o bagong dark days ng Pinas? Fernet. Zeni Baldovino Paderes, sa liit ng salary ng security guards, di na gaanong seryoso sa trabaho, pero sa laki ng DepEd fund, pwedeng budgetan yan, plus guidance counselor, sobra-sobra pa. God bless to all, sabi ni Zeni. Si Name Cannot Be Blank, Year of the Rabbit sa China, Year of the Cat sa Vietnam, in the Philippines, is always Year of the Self-Serving Crocodile. Alligator, buwaya, priorities talaga in this place. Bottom line, self-serving, sige na, balahurain nyo na yung bansa for personal interests. Go! Wala. Bagal. Galit. Si Alex Zagire. Father ba nandyan? Ah, wala pa pala. Sige pa, tuloy mo lang. Alex Zagire, actually, tama si schoolmate Doris. Nasaan ang DepEd secretary? Kung busy, edi magpapalit. Ay. Si Joseph Pintoy, good evening po, pakibati daw po si Miss Mirasol Salvador. Nanonood po sa inyo ni Mutya. Aliw na aliw daw po sa inyong dalawa. Talagang natutuwa po siya kay Mutya kasi ang ganda daw po ulit. Ano ibig sabihin? Ang ganda daw niya po ulit. Ibig sabihin pa, may time na hindi ka maganda kasi may ulit. Hindi pangit ako. Pa-arbor na lang daw po ng hikaw ni Mutya, sabi ni Miss Mirasol. Ano yun ang arbor yung hikaw mo? Miss Mirasol, wala po tayong pakialamanan sa hikaw. Akin yan eh. Pangalawa, kumanda ako ulit. Ano ibig sabihin? Nagsikot ako ng ano, blusang itim. Snooki Serna, ikaw ba yan? Kaya si Snooki Serna? Uy, boy pa yung partner, nag-acting pa si Snooki Serna. At talaga sa Matalis Serna eh. Uy, by the way, partner, nais ko lang, alam ko, gusto kong panoorin, kaya lang kasabay yata natin, yung bagong teleserye natin, Dirty Linen, nakita ko mga reaction, ang ganda. Ah, maganda ba yung Dirty Linen? Oo, mukhang maganda, tsaka parang yung ano yan? Lang. Lalaba, labandera ba yung ano dyan? Yung bida. Ang bida yata, partner, washing machine. Hindi. Saka ko talaga labandera ang bida dyan. Hindi. Meron, hindi naman. Okay. Para sorry, siya kahawig ng ang probinsyano, kung ano yung storyline niya, kung ano yung totoong nangyayari sa yung realidad sa bansa, yung mga ganun, mga societal issues nandoon din discuss nila. O parang meron mga kahawig na alam natin na nangyayari sa akala ko mga baho. Kasi 'di ba may kasabihan, don't wash your dirty linens in public. Parang may ganun, 'di ba? Oh, kung naglalabasan kayo kung ano yung kasiraan ng pamilya mo, yung ganun, yun. Pero parang ito ganun din na merong may elemento ng karahasan. Ayoko naman maging ang tawag to, spoiler, pero panoorin po ninyo ang Dirty Linen. Pero pag replay na lang. Replay. Replay yung panoorin niyo. Oo, dahil dito tayo sa SRO ha. Parang awa nyo na. Lakas nung diprograma na yung partner. Sabi ni Atty. Kim Inares, the law that deals with technology can be dealt with by the legislature doing their job and passing the law. It does not need to be addressed in the Constitution. Tama. And sabi niya, you should watch Payback in Prime Video. It will remind you of the corruption of the prosecution and judicial system. Ay, pagagastusin mo pa ako, Atty. Kim, may Netflix na nga ako at may ano eh, HBO. Aray po, Atty. Kim. Kaya ng password. Paki-viber mo nga yung password. Helen ng Santa Rosa, Laguna, di ang sagot. Nasaan ang Intel at confidential fund? Di dapat ginagamit ang mga security at protection ng mga estudyante at eskwelahan. Yun. Joining na si Father Francis. O sige, antayin natin. Sige, Father, pasok mo po kayo. Ha? Si Tanpia, kaya naman humingi ako ng pasensya at hindi buong SRO pinapanood ko. Pagtuntong ng 9:30, lipat na ako. Parang 9:30 pa yan? Kita mo si Tanpia. Oh, wala na. Bibitawan tayo. Pupunta na siya dun sa Dirty Linen. Eh, replay na lang po ang panoorin nyo. Ako nga hinahanap ko saan ko mapapanood ang replay. Interesado ako makita yon. Tsaka parang ang gagaling ng mga artista. Yan. Si Lina Ho. Kinukuha ko dyan eh. Hindi lang ano, sa schedule ko. Kinukuha ko ni Direk. So, decline ka. Sabi mo, I will have to decline. May conflict. ako kinukuha. Ako yung linen. Ako yung dirty.
You're so dirty. Joke lang. Ang punto niya ay A, C at D, hindi. Nakakapasok ang deadly weapon. Nasaan ang Intel fund? Binulsa na ba? Salamat po. From Plaridel, Bulacan. Mm-hmm. Si Ranz Fair Thoughts, kahit anong pagkukunwari sa chat-cha ng mga mambabatas, lalabas talaga mga evil motives, mga pasaway. Maximum na 100 years old sa buhay natin. Mabusog naman kayo. Buhaya nga, nabubusog kayo. Hindi, sana kumilos din ang kalikasan sa mga abusadong mambabatas. Partner. Ala, ikaw muna. Sige, bababa ako. Sabi ni Ma'am Luz de Leon, sa ibang bansa, kapag wala nang mai-contribute ang isang opisyal, voluntary resignation agad. O dito, sa atin, alam naman natin walang kakayang mamuno, tatakbo pa rin at kapituko pa. Ano ko sinabi mo pa, Ma'am Luz? Governor? Nabasan mo na ba si Don Anastasio? I think so. Ah, okay. Yung sabi niya, I was surprised. Hindi, yung there's no such thing. As right timing. Pakitagalog mo nga, partner. There's no such thing as right timing for charter change in this country because of our avaricious politicians. Ano ibig sabihin ng avaricious? Ang alam ko lang, partner, delicious eh. Di ba pwede na ba yun? Ako sounds naman, sounds alam the same lang naman, di ba? Oo, baka mas malapit sa malicious. Siguro yo by kasi may word na avarice. Oh. Di ba? Yung parang ano, parang material. Ang gusto mo material greed. Or wealth, baka ano ibig niya sabihin? Avarice siya. Baka matakaw ang ibig niya sabihin. Matakaw ng mga ayaw ni Father Francis Lucas niyan. Ayaw ni Father Francis ng mga matatakaw. Wag. Na mga ganid. It's a sin. It's a sin. Oh, ha? Ayan na si Father. Ano na miss ko to, ha? Ang pinaka-poging pari sa balat ng lupa. Uh-huh. Si Father. Lupa pa naman, puti ng buka. Mm-hmm. Si Father. Ilagay nyo naman yung designation ni Father Lucas dyan sa chat natin para maayos naman yung pagkaka-intro natin, Ross. Si, sandali na, Father, ha? Sabi ni Brenda Isguera, 2 billion na naman. Grabihan na po ito. At si Raph Rosales, bakit may disclaimer na po yung punto po natin? Sino po ang naninita? Umiinit yung ulo ko. Napakapakialamero eh. Char. Charot! Sige. Si Pai Jack Toshi, yes, may point guard naman. Turo-turo lang sa mga bags ng stick, pero walang thorough checking. Okay. Last na lang. Si Nomer Barikante, the design of the cha-cha proposal is very sugapa sa pwesto. Art. Dapat na baguhin natin yung standards ng mga politiko natin. Kahit sino pwede maging senador ngayon eh. Napakalayo sa kalibre ng mga senador dati. Oy, ba't mo binoto? Nalo tuloy. Lang. Kaya nga. Padre, dyan na si Father. Father Francis okay. Lucas, ang Pangulo. Ito mo, president na pala ito. Ibig sabihin, tagal na natin. Napagpalang kami. Hindi ka muna, hindi pa tapos. Ang presidente. Now? Ng Catholic Media Network. Father Lucas, nice to see you again. Na-miss ka namin. Good evening, Father. Good evening. Ayan. Okay. Kamusta na kayo? Mabuti po, okay, Father. Na-miss ka namin. Father, kamusta na ikaw? Oo nga eh. Very busy kasi tayo. Masyadong maraming ginagawa. Jesus! Tala mo naman sige. Si Father. Oh. Pumuti lang yung buhok, pero yung mukha ay ganun pa rin. Hindi ba? No, hindi nagbabago yung mukha. Father, napatawag kami. Pasensya sa disturbo. Pasado alas 9 na. Kasi may item dun sa Philstar, nakita ko kanina, na apparently, ang ginagawa naming mga Katoliko na pag Our Father, gumaganon kami, oo. Mali pala yun? Well, hindi. Yung ang sinasabi ng simbahan, huwag nang maghahawak ng kamay. Noon pa yon bago kong mag-pandemic. Mm-hmm. Pero yung gaganong ka, nasa iyo na yon. Gusto mo, kahit gumanong ka, wala namang pinapagbawal na masama. Sinasabi lang para maging uniform. Pero yung ang unang sinabi nga, huwag nang mag-holdingan even before the pandemic. Yun ang alam ko, natatandaan ko.
So hindi mali ah, kasi may nag-mention doon na parang may libro, may pinagbabatayan pala yan. These are ceremonies, ano, rituals, ano po, na ang pari lang ang nagaganon. Ang mga nasa likod, ang mga umaten ng misa, ano sabi partner doon yung tinanong ko sa iyo kanina ng kamay? Dapat nakaganon ng kamay or something. Oo. So ano ba talaga ang dapat? Para gaas guidance. Oh, meron kasi mga liturgical guides na sinasabi nga na dito dapat ganyan. Pero nakaugalian na ng mga tao yung para bang nagtataas sila ng kamay. Nakagaya rin ng pati. So ang ako ha, sa tingin ko diyan, na hayaan naman natin ng mga tao na gawin nila yung the way they want to make samba. At sa pagsasamba mo sa Diyos, yun lang nga ang lalo itong because of the pandemic, yung maghawak-hawak ka ng kamay, huwag naman natin gawin yun. Kanya-kanya lang tayo. Well, yung ganun kasi, yung sinasabi mo, depending on the sign, halimbawa, pag nilagay mo dito sa puso mo, parang nagtataintim ka na sinasa puso mo ang iyong devotion. Okay lang yan. Nothing wrong. Father. Okay. Oh. Nung araw nga, tinan mo nung bata-bata akong pare, may mga places na pag nagugumunyo, nung nilalagay pa sa dila. Nakaganyan. At saka naglalagay ng yung tiyatanggap ang Panginoon sa town. At meron ding mga sinasabing liturgical guides na hindi dapat sa kamay, dapat sa dila. Nagkakaiba-iba na kasi ngayon. No. Halimbawa, yun lang sa after consecration, hanggang ama namin ba nakaluod? O after consecration, pwede ka nang tumayo. Eh, hindi pare-pareho yan, ha? Depending on the place, the diocese, the country, gano'n. Hindi pare-pareho. Ang sinasabi ko lang dito, huwag lang masama ang dating ng inyong mga signs na ginagamit sa liturgy. Wala naman masama, di ba? Lalakad ka sa Nazareno, sa krus, nakataas ng kamay mo, naglalakad ka ng luhod. O sa misa, gusto mong ganyan para tingin mo yung biyaya ng Diyos ay bumagsak sa'yo. Okay, nasa puso mo. Wala kayo dyan. Wala naman so, talaga. Hindi. Do this, don't do that. Correct. So, importante. Hindi naman importante kung ano yung ginagawa mo, kundi yung devotion talaga, Father. O, yun ang gusto kong sabihin. Mm. Is the devotion or devotedness na mas mahalaga kaysa sa signs na ginagawa mo. Mm-mm. Eh, nung araw nga kami mga pare, di ba? Nung ito, nabutan ko to eh. Yung pag nagmimisa kami, yung nakaganyan, may distansya pa yan, ha? Sinusukat yan, ha? Oh. Asus Mario, sir. Talaga? O, tingnan mo. Hindi nga eh. Ang tingin ko nga, hindi na significant yung mga pagsukat-sukat ng ganyan, di ba? Nung araw, pati yung damit ang pare ay nakatalikod. Tao. Nakatalikod, yeah. O, eh, ba't nakaharap na? Oo. Eh, kasi Latino ni. Yung nakakaintindi. Kami kasi nakakaintindi. Nagkaharap kami 10 taon ng Latin. Oo. Kaya nga, yung ganyan, ang tingin ko dyan, hayaan nyo na, conforme yung sinasabi ng obispo doon sa lugar. So, pero obispo pag may mandat yung obispo Father sa lugar, yes. Ang bishop kasi, kami mga pare, is just, we don't have the fullness of the priesthood. It's only the bishop. Kaya lahat kami, galamay kami ng obispo. Ang obispo, papa, obispo, pare. Yun. Okay. Hindi, pero tingnan mo itong tweet ni Don. Father, tingnan mo yung tweet ni Don Anastasio. Sabi niya, I'm surprised that many Catholics don't know that the orans posture, yung palang tawag doon, orans posture, raising of hands, is only reserved for priests. Tama ba yun, Father? Oh, well, pwede mo sabihin ganun yun eh. It's only reserved for priests. Pero pag nakita mo sa tradition, sa mga nangyari, gumaganon din naman ng mga tao. Kaya nga sinasabi ko, bigyan din natin ng kalayaan yung tao na mag-express ng kanilang pamamaraan. Halimbawa, kung ako ay gusto kong magdasal ama namin na ganun yung kamay, masama ba yun? Okay. Well, depends. Diba? Alam sabihin naman, ay, babae mga kamay niyo dyan, hindi bagay yan.
meron kasing mga ganyang mga guides on how to behave in the mass. Halimbawa, nasa misa ka, tumutuwad ka. So, ibang usapan naman na yun, no? Oo, kabastusan naman yun. Yung sa Europe, halimbawa, sa Europe, halimbawa, consecration, ito, nagulat ako doon. Hindi man lumulod yung mga tao. Nakaupo lang din. Iba-ibang devotion eh. Kaya para sa akin, yung shortcut yan, pagdating sa mga anumang bagay na yan, from the Pope, next is the bishop. What does the bishop say? What does the bishop say? Pag siya mismo ang, kasi ngayon ang Vatican, marami siyang mga panukala na pagkatapos binibigyan niya sa Catholic Bishop Conference ng country at o kaya binibigay din ang kapangyarihan doon sa kanya-kanya obispo. Yan ang hindi ko talaga kinakalimutan. Dahil ang obispo, anuman mangyari sa kanyang diocese, siya yung nasusunod. Siya nagbibigay ng last na pamamaraan, last na guide ang bishop. So I can say na iba-iba rin minsan ang treatment ng bishop or countries. So dapat siguro tanungin natin yung ano ba CBCP ba dapat yun? Dapat mag-issue ng guidelines yung CBCP. Ano ba talaga yung dapat? Or the bishop mismo. Yung bishop of the place. Pwedeng siya rin yung ano doon, mag-decide noon ng mga bagay na ganyan. Lalo sa mga liturgical na pamamaraan, liturgical ways of doing things. Isa po na binigay ko sa inyo, yung late list kasi niyan, after the consecration na kaluhod, di ba? Yung iba tumatayo na agad. Yung iba naman, depende sa na-desisyonan, after ama namin pa, tsaka tumatayo ang mga tao. Di ba? Alam niya, nag-isim ba kayo? So, Father, ikaw, pag nagsiselebrate ka ng Mass, you don't mind what position yung mga nagpa-participate? I don't mind. Okay. Oh, as long as kita ko yung meaning. Halimbawa, nakaganong ka, parang, huwag lang yung holding hands nga. Kasi noong pa sinabi ko na, hindi na kailan mag-holding hands. Oo. At saka lalo nung nag-pandemic, lalo hindi dapat mag-holding hands. Okay. Correct. Pero ako okay lang sa akin yan eh. So yung devotion mo sa Diyos mo, why say don't do it? Correct. Yeah. But then again, alay, sabi ng bishop ko. Yun na nga. Pag sinabi ng bishop, ito ha, para maging uniform talaga tayo, hindi tayo para nasa sayawan na iba-iba yung arte natin. Para maging uniform tayo, ito. At ito yung meaning ng ating ginagawa. Wala akong magagawa doon, sinabi ng bishop. Sinong bishop yun ninyo, Father? The ultimate authority in the diocese is the bishop. Sino po the ultimate decision for the whole church. Well, ang bishop ko ngayon is yung dating bishop ng Manila, si Bishop Bernardino Cortez. Dati siyang kasama ng mga bishop sa Manila. Okay. So sa lahat po ako, correct. So sa lahat po, kung si Father Lucas ang tatanungin niyo, okay lang basta walang disrespect. You can still extend your hand like this during our holding Lord's hands. Prayer. It's okay. Walang mag-holding hands, or if you want to do it this way or whatever pwede way, naman. Kung wala nang gesture, pwede naman basta taimtim. Father, no? Yes. Kasi prayer mo yun eh. Iba yung pagluhod at ganyan, iba na mausapan din yun. Halimbawa, luluhod ka, puro bato yun. Pipilid mo, hoy, magsiluhod kayo, at pag hindi, may impyerno kayo. Parang, hindi ba? Hindi naman practical. Okay. Okay, sige. Okay ka na, partner? Yes, oo. Salamat. Father, thank you ah. Sabi ni Rans Faithful, sabi niya, si Richard Gere, tumanda na si Father Lucas, you keep looking young pa rin. Kamukha mo rin si Richard Gere, Father. Thank you po ah. Thank you, Father. Salamat, Father. Ingat ka. Thank you, Father. Good night. God bless you. Good night. God bless you. Keep your faith. Father. Keep your faith. Bye-bye. Francis Lucas, ang president po ng Catholic Media Network. So, ang masusunod dyan, si Bishop.
kung sino yung bishop ng lugar ninyo, ha? Baka maya-maya maglalabas na yan eh. Si Des B. Ayan, si December B. The general instruction of the Roman Missal references the orans posture with the phrase with hands extended. It is instructed to be done 28 times and is used as a direction only for the priests. The laity are never directed to pray with hands extended. O, pero hindi din sinabi na bawal ang laity. Oo. Hindi lang siya in-instructionan, pero hindi din explicitly sinabi na bawal mag-extend. Oo. Pwede mo rin interpret ng ganun. Diba, partner? Go. Si Happy Boyle, sabi niya, sa misa, may part na kailangan lumuhod. Pero ako, hirap na ako lumuhod. Okay lang bang nakaupo kahit lahat nakaluhod? Eh kung may sakit ka, Happy Boyle, hindi mo sabi niya. Mapipilit. Oh. Okay lang. Yung magiging practical din natin, ano, basta yung ikaw hindi ka naman nang babastos doon sa seremonya ng pag ng misa, eh walang kaso 'yon, Happy Boyle. Oo. Okay lang 'yan. Alam naman kasi ni Lord kung nagsisinungaling ka o nag-iinarte ka lang. Ayaw mo lang maano, pumangit yung tuhod mo. Sabi ni Lord, ah, ganun pa. Paghintay ka, sandali, ah. Pwede pang isagot mo si Nomer. Question po kay Father, paano po yung mag-jowa? Okay lang po ba mag-holding hands? Paano mag-jowa? Hindi nga! Doon kayo sa labas kung gusto nyo mag-holding hands. Ang mga kanta, iba-iba ang tono. Paano kaya gagawin doon? Hindi ako maka-emote. Hindi ako maka-emote ng kanta. Iba-iba naman talaga yung version ng ama namin. May iba-ibang version yun. Father, iba-ibang version yun. At the end of the day, it's how you understanding ng kilit. Yun ata ang ibig sabihin ng pati. So, kailangan ramdam mo. Diba? But you can join the singing or you can sing in your mind. Diba? Huwag mo lang i-rap. Oo. Hindi makakasunod ang Diyos doon. Hindi maintindihan. Professor M., sabi niya, in the 80s, Cardinal Sin and the CBCP were a large part of the dictator's ouster. Kaya issue kung ano ang tamang hand gestures ng parokyano. Sana mag-focus ng church ang, mas focus ng church ang social justice and the needs of the poor more than ritual. Thank you, Father Luca. Sabi yan po ni Professor M. Actually, tama naman, ano? These are rituals. But sa Catholics, kasi may mga meaning yun. But I agree with you. What is important is, you know, our actions. You know, social action, we deal with each other. Yun po nang importante kasi kahit oras-oras ka naman nagsisimba, sinunod mo lahat ng ritual dan, so ang ugali mo naman, uknu ka ng pangit, eh, di wala, walang bali yun. Diba? Kaya lang, yun nga, parang simba ka ng simba, oras-oras, pero lahat naman ng Ten Commandments, binaviolate mo. Ladin! Wala yan, kahit nagsumali ka pa sa CWL o lahat ng ano organisasyon, sinalihan mo lahat ng ano mo, bonus mo, dinonate mo. Lahat ng kasalanan naman ginawa mo. Para kay, diba? Kitang-kita ng Diyos 'yan. Di man makita ng kapwa mo o ang Diyos na nakakaalam. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Yan. Pwede na ba ako mag-ano, yung sa boses ko na yun, pwede na ako mag-concert sa Araneta? Pwede. Bus station, ha? Araneta. Yeah. Pero kailangan, pumayag ka muna lalagyan ka ng cake sa noo. Sa bus station naman, hindi naman sa Coliseum eh. Louis Basco, wala naman pong problema kung ano ang proper hand gesture ng ama namin. Ang mahalaga po yung presence ni Lord. Pero ang tanong po, paano kung hawak, kung family members ang maghawak ama, hindi na nga daw. Ulit mo, Louis. Pwede naman kayong mag-anun eh, hindi na maghahawak kamay. Oo. Tama itong sinabi ni Pepe ko. In short, para kay Father, walang basagan ng trip. O kung ano? Feel mo eh, kung kunyari, masidhi ang iyong pagtawag sa Panginoon. Diba? O so, ikaw ay talagang habang nakaganyan ang kamay mo, naiiyak ka pa. Kasi talagang masidhi nga ang iyong pagtawag sa Panginoon. Walang bale yun. Walang hindi bawal. Yun. Tama. Sabi ni Rance Fairfoot, si Richard Giro, tama sinabi ko na yan, Rance. Si Uni Star, reverence, devotional gesture po yan. Ang hindi lang dapat ay yung mga
sinasabi ng pari sa mass ay sinasabi ng madla. Sabi sabihin, ayaw ginagaya niya. Oo naman, di mo naman kailangan gayahin lahat na sinabi ng pari. Ang dami nun. Kaya nga. Lupad na. Si Miko San Victores, ito nagkwento. Marites lang din ang dating ni Miko. True story, sabi niya. Sa mass before pandemic, meron nakasabay na hot chick at not so good looking guy. Hindi sila magkakilala pero ang ama namin, nung ama namin, nag-holding hands. Nasa likod nila ako, kaya kita ko pagpisil ni guy sa kamay ni ating girl. Nakuryente ata si girl. After ng mass, magkasama na sila. Alam mo, parang may kasalanan din siya. Sino yan? Si Miko San Victores. Ibig sabihin, hindi din siya nag-concentrate sa our father. Paano niya na-observe yun kung nakakonsentrate siya sa ama namin? Kaya nga. Oh. Miko, magkumpisal ka kasi ikaw nagkasala. Sabi ni Bev H, there's no such rules when praying. Prayer can be expressed in praise, supplication, by petition, declaration, worship in a tear, a shout, a quiet moment in His presence, a song, a groan, or even a faith confession. Pray in any manner won't change the intensity. Hindi tama yun, wala pong problema. This, hindi yan yun yung point. Ang point is, sa Pilipinas, pag nag-Our Father, iba-iba yung gestures. Karamihan na kaganon. So ang tanong, iba ko palagay sa libro, kasi may libro ng mga ritual. Eh, kung si Father Lucas ang tatanungin mo, hayaan mo na kung ano man yung ano niya, feel mo niya. Unless sabihin sa kanya ng obispo niya na para uniform tayo, ganire ang gagawin natin during Our Father. Kahit hindi naman nakagano'n sa heart, no? Partner, pwede, di ba? Pwede, pwede. Oo. Pero kung minsan, pwede isang din, araw, sabihin ng obispo na, o sige, para uniform tayong lahat, ganire, pag naka-Our Father, o susunod pa rin tayo? Hindi ba? Magagalit. Hindi ko susunod, partner. Wala na siya. Avaricious showing extreme greed. O, tama ko. Thank you, Brenda. Go, partner. Si Tutubi, ang kagandahan po sa Catholic religion ay napaka-flexible at practical niya. Hindi gaya ng ibang religion na walang sense ang pinapagawa. Si Tutubi po yan. May katotohanan din yun. But then again, hindi nga po yan sa ano, partner, sa sa mga gestures. Oo. Mm-hmm. Ako din minsan, partner, kasi may mga pari din na parang hindi ako masyadong naniniwala sa kanyang sermon. May mga ganun, di ba? Yung iba, minsan makakatulog ka. Meron din naman iba na talagang interesante kapag ka siya ay kaya nakikinig ka. Yung iba talaga, minsan naman, pangit ang sound system doon sa simbahan. Mm. Kahit mo naiintindihan, puro echo. Di ba? Correct. Mm. Kaya ang importante, may direct kang relationship sa Diyos, kausapin mo. Diba? Sabi ni Tutubi, nabasa mo na pala. Sinobra ulit, ang dami naman tweet. Pwede sinobra, ang daming tweet, hindi sumasali, hindi tumatawag. Hindi nagsuzo. Omer! Maka ba? Kadalasan, kung sino pa ang palasimba and share ng Bible verses, yun pa yung masama ang ugali. Real talk. May pinariringan. Sinomer tulad nino. Tulad nino. Magsabi ka, sample, sinomer ba yan, partner? Sinomer. Sinomer Baricante po yan. Ito po ang address niya. Tagaparanyake po yan. Sinuro. Si Stella Arnaldo, actually most churches encourage standing if you cannot kneel instead of sitting unless you have a permanent disability. Ako po nagsisimba na sa dulong-dulo ako, nakatayo ako all throughout the mass. Depende yan sa tao kung ano po ang feel ninyo. Diba? Yung iba naman nakahaluhod. Yung iba nga, sabi nga ni Pa, lalo sa baklaran, nakikita ko yun, pumupunta sila sa altar na nakaluhod. Hindi lang nakaluhod, yung parang pumupunta sa gitna, puro paluhod ang lakad, di ba? Parang may ganun. Yun na nga yung sinasabi ko, partner. Akala ko lang, nakaluhod lang siya doon. Ibig sabihin na doon sa dulo, hanggang sa harap ng altar. Anong tawag mo doon pag ganun? Naglalakad yun kasi nakaluhod nga eh. Nakaluhod. O, parang panata nila. Uusad siya na nakaluhod. Parang ganoon. Parang panata nila. Parang minsan yung merong talagang masidhi at matindi. Anong term nun sa Tagalog?
Hindi ko ang alam. Term sa amin nun sa Ilonggo, parang nag-igod. Igod? Igod siya, apakanto to sa ano. Mm-hmm. Ayaw ko sa Tagalog. Anong term nun? Habang parang paluhod. Lumalakad ng paluhod. Hindi lumalakad. Nga lumalakad yun. Pag lumalakad, ginagamit mo yung paa mo. Hindi mo nga sinasabi. Hindi mo nga inintindi. Lumalakad ng paluhod. Oh. Hindi nga, kasi pag lumalakad nga, paa nga ginagamit, hindi naman paatuhod nga eh. Eh, anong tag gusto mo? Nanluluhod. Paano ba yan, Rose? Ay, mga Tagalog to eh. Naninikluhod. Hindi naman naninikluhod. Hindi naninikluhod. Iba yung naninikluhod. Para lumuhod ka. Ano nga ba sa Tagalog yun? Mm-hmm. Yung parang umusad po kayo ng nakaluhod papunta sa harap. Parang ginawa dati ni Imelda Marcos yan, di ba? Parang saan ko ba nakita yun? May ganun siyang... Ano may ganun ba? Siyang... Ano, oo. Mm-hmm. Saan ko ba nakita yun? Kung bata-bata siya. O movie siguro. Standing is a sign of respect kasi. Like kneeling. Okay, thank you, Stella. Governor? Si Altor Sela, paano po yung mga politikong mga nagpapa-picture taking habang nakaluhod at nagdadasal? Pero puro pampapahirap sa bayan ang ginagawa. Saan po sila pupunta, Miss Doris? Meron ako, I have a fairly good idea, huh? But hindi ko pwedeng sabihin. Sabi ni Bruno 526, buti pa si Nora, ilang beses binasa yung tweet. Akin kaya, nagagalit na naman si Bruno, partner. Baka sa last month na. Oh sige, ito na binasa na nga Bruno. Ha, binasa ko na eh. Masyadong tampururong. Bruno, bakit hindi ka sumama sa sumali sa punto isang minuto? Oh, why not, diba? Si Louie, oh. Ilan 'yan? 1 2 3 4 5. Sige, partner, kaya pa. May 9 minutes pa ako eh. Go. Si Maur Pacheco, napakalayo kasi ng turo ng Catholic sa nasusulat sa Bible. Kaya wala sa tama ang katwiran. Ganun ba, partner? Ewan ko. Ano 'yung tipong sabihin, Maur? Ba? Mm-mm. Go. Si Mang Jonah, second tweet daw niya, answer A, not in our lifetime that school and other establishments like mall, LRT, MRT will be safe and secured with the questionable work qualities of SG guide from unavailability of appropriate inspection tools and machines, not in our lifetime yet. Ano daw? Pinahirapan ako sa English. Si Kimo M, born Catholic, in my high school days, tried every religion possible, did not get the peace that I wanted. I'm an atheist now. Oh, atheist. Wala na siyang Diyos. And I'm thinking clear as ever now. Okay, we respect that. But we are Catholics. Correct. So, respeto mo lang tayo. Yan ang gusto mo eh. Go pa na. Si Pam, si kapatid ko na si Pam, sabi niya sa St. Patrick's Cathedral in New York. In New York. Naglakad na nakaluhod si Imelda dahil ayun, sabi ko na eh. Sa kanilang Pam, castle sa States. Oo, yung may castle. Hindi pala movie 'yon. I remember may footage siya na naka Nakabelo pa siya na itim. Oo, itim. Parang kailan nagduda ako, movie ba na panood ko o totoong footage? So totoo nga sabi ni Pam. Oo, yung may castle sila noon sa States. Yun. Oh, pero syempre, may mga cameraman yun na ano. Of course. Oo. May bit-bit. bit-bit. Ay, sorry. Sabi ni Obi-Wan, parang may photo si Obi-Wan ng bawang. Nakita ko yan. Oo. Kunting tulog na lang, ako naman ang tataas. Sabi sa iyo, partner, kumpleto ng panggisa natin eh. Diba? Si Julio. Si Julius, sa akin po, any gesture is okay. What's important is what is in your heart. Don't be a hypocrite. All good actions will come out of you if your heart is filled with goodness. May tama ka, Julius. Amen. Si Jonas V. Santiago, yung after mag-glory to you, O Lord, sign, and nag-sign of the cross, which is hindi na dapat. Glory to you, Lord. Saan banda nga yun? Glory to you, glory to Lord. Oh yung Lord. Nagbabasa ng, yung binabasa, yung kung ano ang gospel? Ay, yun ba yun? Hindi I naman sa yun, di ba? Parang cross dito, cross dito, tapos pang cross na malaki. Oo, sa dugo, sa bibig, ano, at saka sa bibig, sa itim. Glory to you, Lord. Oo, yung ganyan. So sabi ni Jonas, hindi daw tama. Ay, hindi daw ganun. Ano ba sabi dapat? Sabi nga, which is hindi na dapat. Ah, wala na ba dapat gano'n? Sorry naman, hindi ako na-inform, Jonas. Pasensya na. Mm-hmm. Sorry po, Bishop. O, cardinal na ba ito, partner? Mas mamastatwa ito si Jonas. Cardinal siya.
Kan na. Umaano nga, nag-aabang na maging papa. Ibang klaseng papa. Jonas, oh, iloko ka. Joke lang, joke lang, joke lang. Okay. Siya, yan na naman si Nomer, o hindi nyo ramdam si Sarah, Sir Alvin, and Ma'am Doris. Bumalik na siya, 2 weeks na nga yata. Grabe nga yung performance niya sa ASAP. Si Sarah yung... Ibang Sarah yun! Pakaano? Abnormal. At si Bev H, here in our church cathedral of the Immaculate Conception, we still do the gesture of our father sa family. We hold hands pa rin. Then sanitize. Focus on your spiritual intentions and not on observation. Okay, thank you. Partner, go. Partner, ito si Obi-Wan, oh. Yung baril at kutsilyo nakakapasok sa school. Yung punto ko, hindi makapasok. Pinakasala namin, meron ka pang ang picture ng bawang. Sobra, no? Napaka-demanding talaga ng mga punto zero natin, eh, partner, ano? Kaya natutuwa yan dito, eh. Kasi binibaby natin dito, eh. Dapat hindi natin pinagpapapansin yan. Tawagin natin ang security guard natin. Guard! Pahuli mo nga yan. Security! Oo, Obi, ano na, stinger na, magpupunto na tayo. Okay. Lima-lima na dyan, open na naman tayo. Stinger ako, okay. Stinger. Ang iyong mga saloobin, sa loob ng 1 minuto, ating pagkasyahin. Say it in just 1 minute para di ka namin putulin. Punto 1 minuto. Okay, ladies first. Okay, si Jess, nagbabalik. Oh. Jess ng Jess. Cebu. Mayong gabi, Jess. Mayong gabi, Sir Alvin, Doris. Yes, Jess, banat. Oh. Go. Ang sagot ko po is, asaan ang Intel at Confi Fund? Masaya na po ba? Kaya bahala na sila ang ending. Pati po sa agriculture applicable, total main objective po nila is to serve their surnames, not the majority. At ang ganda po ng color combo tonight, black and violet. You guys look amazing po. Yun lang po. Thank you. Maraming dagang salamat, Jess ng Cebu. Next natin ay si Michael. Michael ng Laguna. Michael, asan yun? Good evening po. Aking and queen ng teleradyo, Ma'am Doris at Sir Alvin. Okay. Bakit palaging nakabalander yung Fuji Denso dyan sa likod mo, Michael? Sponsor? Mugil ka ba niyan? Lumalapit po ayun. Kasi ako sa Wi-Fi eh. Gilti-gilan mo ako, ah, para-paraan ka na naman. Ilayo mo dyan sa brand na yan. Paggagalitan kami dito, yan. Hindi, putulin mo. Hindi namin sponsor yan. Putulin mo nga. Ayun ako, hindi kayo papasok ng teleradyo. Pag ganyan, sinasabi ko sa'yo, putulin ka. O kasi palit bawal ka yan. Ng angulo, palit ka ng angulo, Michael. Yan. 1 minute, go. Banata mo. Yan. Sagot ko po ay, asan po yung Intel at Conti Fund? Sa DepEd, paki-allocate naman po ng budget para sa security ng public school. Halimbawa po, dagdaga po yung sweldo ng security at mag-issue po sila ng metal detector para sa security ng mga estudyante. Lalo sa, para masipagan sila sa pag-frisking ng mga estudyante na sa junior at senior high. I believe in saying, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi ang kabataan ay pasaway ng bayan. And I, thank you. Maraming last salamat. Last na Michael ng Laguna. Maraming Michael, salamat. Ilayo mo dyan sa brand kasi pag-aagalitan kami dito, baka mamimohang kami, ha? Next time, okay lang yan na sali ka ng sali. Huwag na yung brand na yan. Okay? Pwede go. Mm-hmm. Archie next. Ng Laguna ang next. Archie. Ay, sorry. Archie ng Caloocan pala. Sorry. Opo. Hello, Ma'am Doris. Sir Alvin. Good evening. Hello. Okay. Ang sagot ko, letter C. It boils down to proper child rearing and attitude molding of the parents. Physically, dapat ang mga firearms and ammunition should be kept out of reach of children. Explanation is needed as well kung ano ang maaaring ill effects ng firearms sa tao. And when and where this article should be used responsibly. One more thing is today's video games played by kids. Naku po, it's so violent. It has been proven in studies that children
what children see and experience, they also imbibe and internalize. No wonder they become restless and thrill seekers, which is manifested in violent actions. Bantayan po natin, mga magulang, ang nilalaro ng inyong mga anak. Sir Alvin, happy birthday sa Monday. Thank you. Napasok pa talaga. Hey Archie, ng Kaloocan. Okay. Si Bon ng Montalvon ang susunod natin. Bon. Hello po, Sir Albert, Ma'am Doris. Hello. Sige, Banat, hello. Bon. Yes, ang sagot ko po, letter A, C at D. Hindi, nakapasok ng deadly weapon. Nakakagulat. Bakit nakapasok yun doon? Ang ano ko lang, dapat doon may mga, marami siya, may mga ano talaga, todo, bantay talaga security. Dapat talaga, medyo ano din talaga doon, binantene na parang, dapat, todo ano sila, todo higpit sila tulad sa private. Dapat doon na ng parang. So, pangalan, sagot ko naman, letter C, ibang klase talaga mga ibang estudyante ngayon. Konting ano mo lang, mamaya bardagulan na dyan. Diyos ko, nakakatakot. Nakakatakot eh. Sabi yun, nakakatakot talaga pala niya sa mga ibang mga estudyante ngayon. Letter D naman, asan ang internet konti fan? Dapat talaga, talagang ano yan, pagbigyan ng pansin. Bigyan ng pansin, dapat maging ano, maging maayos. Okay. Okay, by the way, sa mga ano, sa, ako yung sa Saturday kasi birthday ko, sa mga babati, sa mga bumabati ngayon palang, thank you sa inyo. Okay, okay po. Thank you. Salamat sa iyo, Bon ng Montalbon, at advance happy birthday. Last natin si Louie ng Valenzuela. Oh, OT na tayo, partner eh. Ay, wag na. Sige, Louie, bukas ka na lang. Thank you. Sige, bukas na lang po. Hello, good evening po. Si Louie. Hi, Louie. Hello po. Okay, dahil OT po tayo lahat, para sa akin dalawa po yun. A and C, hindi nakakapasok yung deadly weapon. Kahit naka ano yun, may one time nakalusot po, may dala po siyang brace knuckle sa loob ng bag, kaya very alarming po, kaya paigtingin ang security, hindi lang sa public schools, pati na sa private schools saka sa college, di ba, matalamak talaga, hindi lang brace knuckles, kuchilyo, di ba, so paigtingin po yun. At saka iba na po ang klaseng estudyante. That time kami, mahigpit kami kung kailan kami maglalaro ng online. Kasi yan yung isang dahilan. Online games, lalo na po mga violent po. Kaya limitado po yung paglalaro. At saka mag-aral po tayo. Mag-aral po kayo ng maigi para bumuti kayo lahat. Yun lang, and happy Thursday po sa inyo. And advance happy birthday, Sir Alvin, sa Monday. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Louie ng Valenzuela. Paul. Resulta, partner, doon sa tanong natin kung safe ba sa karahasan ang ating mga public schools, partner, 74% ang nagsabi na letter D. Asan ang Intel at Confi Funds? Yan. Mm-hmm. And the winner is... Sino yan? Archie, congratulations! Si Alvin ng Chico po ito. Koray po hanggang bukas. Bye-bye. Sali ulit kayo, ha? Thank you sa lahat. Blind item tayo bukas. Watch out. Yung. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Pero, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Alas 10 ng